Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang naging laban ni Sean Porter na kailangan gupitan ang buhok para matuloy ang laban. Talakayin na rin natin ang kanyang karera sa boxing. Taong 2008, nagsimula si Sean Porter bilang professional. Lahat ng laban niya ginaganap sa US. Bago pa lang si Porter, naka-sparring na rin niya si Pacman, kaya nagkaroon ito ng experience sa ating pambansang Kamao. Taong 2013, unang laban niya para sa titulo. Nakalaban niya si Devon Alexander para sa IBF welterweight title. Panalo si Porter via unanimous. Unang depensa sa kanyang titulo laban kay Paulie Malignaggi. Panalo si Porter via TKO sa round 4. Taong 2014, pangalawang depensa laban kay Kell Brook. Malaki si Kell Brook, kalakasan niya sa laban, kaya nakuha niya ang panalo via majority. Dito nakatikim ng unang talo si Porter. Taong 2015, nakalaban niya si Adrien Broner. Bumagsak si Porter sa 12 rounds pero nakuha pa rin ni Porter ang panalo via unanimous. Taong 2016, napalaban ulit para sa titulo. Nakalaban niya si Kit Turman para sa WBA welterweight title. Natalo si Porter via unanimous. Dito nakatikim ng pangalawang talo. Taong 2018, napalaban ulit para sa bakanteng WBC laban kay Danny Garcia. Naging maganda ang laban pero nakuha ni Porter ang panalo via unanimous. Taong 2019, dedepensahan niya ang titulo laban kay Yordenis Ugas. Pagdating sa final weigh-in, may sobra sa timbang si Porter. Kailangan niya ito bawasan para pasok sa 147 pounds. Kailangan maghubad si Porter para mabawasan ang timbang, tanggal pati sa lawal. Kung makikita po sa video mga tol, hindi niya tinatakpan ang pototoy. Kahit may babae sa likuran at harapan, nakabitin pa rin ang mahabang armas habang kinukunan ng timbang. Tigasin talaga si Porter, barako ang datingan. Walang pakialam kahit nakadungaw si pototoy. Muntik pa malaglag ang harang pero walang pakialam. Kailangan pagupitan para mabawasan ang timbang, pero sa bandang huli nakapasok pa rin sa 147 pounds. Pagdating naman sa bakbakan, naipanalo niya ang laban via split decision. Sunod na nakalaban niya si Errol Spence para sa unification ng WBC-IBF. Panalo si Spence via split decision. Huling laban niya kontra kay Sebastian Formella, tinalo niya ito via unanimous. Nagtala ng record na 32 wins, 17 knockout, may 3 talo, may edad na 32. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.